Inaasahang dadalo sa proclamation rally ng isang mayoralty candidate sa Maynila, si Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Sara Duterte bukas, Marso 25. Sa media forum, sinabi ni Manila Mayoralty Candidate Congressman Amado Bagasing na inimbitahan niya si Mayor Sara at nagkumpirma na ito na darating. Bukod kay Mayor Sara, nagpahayag din na darating sina Senator Win Gatchalian, Representative Rodante Marcoleta, PDP Laban Wing Energy Secretary Alfonso Cusi, dating PNP Chief Guillermo Eleazar, iba pang kinatawan ng Kongreso at konsehal ng lungsod ng Maynila. Nang tanungin kung susuportahan ito si dating senador at presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o kung sino ang kanyang susuportahang presidente, ang tanging sagot ni Bagatsing ay secret. Pagdating naman sa kung sino ang susuportahang pangulo ngayong 2022 election, hindi pa binabanggit ni Bagatsing sa kabila na si Mayor Sara na ang susuportahan nito sa pagka-vice presidente. Una nang itinaas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kamay ni Bagatsing na nangangahulugan na siya ang i-endorso nitong mayoralty candidate sa Manila. Ayon kay Bagatsing, tumakbo siya dahil may handog sa Manileño, may handog sa bayan bilang isang congressman ng ilang taon sa pamamagitan ng mga batas na nagbibigay benepisyo sa mga kabahayan tulad ng pag-ibiglo na naging batas noong 1995. Bukod dito, plano rin busisiin ni Bagatsing ang ordinansa ng Manila LGU na no contact apprehension na lalong nagpapahirap sa mga maralta dahil sa malaking penalty. Senator, sino kumikita ngayon? Wala. Parang lockdown. Nakalock ka na, down ka pa. So, gusto ko more activities. When you bring a lot of people, a lot of traffic, ibig sabihin may hanap buhay dyan. Kaya pati yung sa SMX, yung Parex, ako okay ako doon. Yung taxiway ng passenger. Kasi magkakaroon ng mga loading-unloading yan. Meron ka na naman business opportunity sa mga loading-unloading. Magbibigay na naman ang hanap buhay sa Manilino yun. Kaya anything that will put excitement and generate activity in the city, I will work for it. Kasi pagka maraming activity, may chance kumita lahat. Pag walang activity, walang traffic, lockdown, walang kumikita. Kasama rin sa plano ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga centenarian senior citizens at maraming iba pa. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.